And another batch for today. Ito na yung last batch ng aming bituka ng Baboy. Try lang. Hi mga kaHuggers! Welcome to another video. So today, we are planning to cook bituka ng Baboy. So I bought bituka ng Baboy kasi namimiss na namin siya. So bumili ako ng bituka ng Baboy. I think 1 kilo siya, 100 pesos. So nagluto kami. Medyo kaya hindi kami laging nabili nito. Syempre alam natin makolesterol. So bad din pag masyadong madami at lagi-lagi mo siya kinakain. At the same time, matrabaho po talaga siya. So kung gusto mo mas malinis na bituka ng Baboy, dapat mo siyang linisin. Super running water at the same time. To dito, asin. Tapos sabi nga daw ni Mother, minsan tinatawas pa para mas malinis kasi di ba alam naman natin ng intestine yon ng Baboy at lahat na madudumi ng loon. So sana mag-enjoy kayo sa aking or sa aming quarantine series na bituka ng Baboy. Thank you. This is the bituka ng Baboy. Aming pinakukuluan. Actually, matagal na namin itong pinakukuluan. Siguro mga 2 hours na. Ang matindi dito, yung paglilinis nito. Ayan, para hindi maalat at hindi madumi dahil alam natin ang intestine to ng Baboy. At alam natin kung ano nasa loob ng intestine. So, ayan. Hindi ko na na-video kung paano ni Sister linisin. Pero masyado maraming tubig ang kinakailangan para to dito malinis. Tapos kung pinakukuluan, lilagyan lang yan ng asinto. Ayan. There you go. Tapos mamaya, pwede na natin iprito. Actually, kanina pa ng umaga namin to pinakukuluan. Siguro mga 2 or 3 hours. There you go. This is worth 100 pesos. Ayan, konti lang siya. At gagawin na ng aking sister ay mag gayat. It's hati time. Hati-hati lang. Kung anong prepare niyong size. Tayong konti. Sa labab. So sana malinis na to. Pero sabi nila, mas maganda daw linis na linis. Para at least yung germs mawala. Kaya di ba yung mga nasa street foods, yung mga nasa street vendors, minsan maalat, minsan ganda mo pa na merong duming. Pero pag siyempre pag homemade, yan medyo maayos. 150 to pag ano, bibilhin yung ano na, yung marinated. 180 yata. Pero ito, this is only 100, pero at least malinis. Fry mo lang siya. Hindi, pwede mo na lang din siya ganun hindi. Para bukas, luto na lang. Yung gayatin mo na lahat. Para dyan mo na lang ilagay. And so, this time, ina lang piprinto namin. For, sa tatlo lang naman kami, hindi naman si Mother nakain yan. Tumitikim lang. Ayan. So, para bukas pa yung iba. Yum, yum, yum! Para yung iba. Frying time! Yay!
There you go. Cook nyo lang. Tapos, halo lang ng halo para hindi magiging brown na brown. Medyo tumatalansik. So, be careful. Ayan, dapat halo-halo. Kaso nagbibigyo ako. So yan na yung pwede nyo nang hanguin. Ayan. So, depende sa inyo kung gusto nyo pa mas crispy, pero sa amin, okay na yan. And we prepare our dip sauce, which is suka, na merong dito sibuyas at sili. Yum, yum, yum! Ayan na, pwede na natin siyang ihain for our food on the table. Fish product. There you go. The crispy bituka ng baboy. Medyo konti kasi kami lang naman tatlo ang kakain. Bawal din ng too much.